Yo, what's up sa inyo lahat mga kabalita, WB muli at yun, tayo muli nandito sa ating video reaction o sa ating news reaction na kung saan nandito tayo sa PH News TV, subscribe kayo dyan mga kabalita. At ito na mga kabalita, grabe PBBM na bulaga sa matinding pasabog, huli sa sariling bibig, umamin na si Trixie Abalos PNP Duterte. At yun, i-play na natin kung ano nilalaman ito. What's up guys? Welcome po sa ating mga balita na hindi pinapalabas sa mainstream media. At kung bago ka pa lang sa aming channel, ay huwag kalimutang i-click ang subscribe at notification bell para mas lalo pa kayong updated sa mga balitang ina-upload namin. Nakaway pa si ano, si Secretary Abalos at saka si Azorin. Oo nga, hindi ba? Nagkakaroon lang pa eh. Courtesy resignation. Oh. Ano ba yun? Okay, yung mga masyadong naging imaginative. ang approach dito, masyadong imaginative. Courtesy resignation, ay mga... Malapit na nilang talunin si ano, Direk Eric. Eric Mati. Napakadaming ginawang paraan para mawala doon sa mother load ang issue. Ngayon nagkukumog sila. 40 kilos, galit na galit dito. Kailangan daw. 50 yan. 50 police. Oh. Narinig ko yung gigil sa boses ni Sec Benhar. Hindi niya matuntunan. Feeling ko talaga, meron talagang sacred cows. Kaya nagigigil siya. Paano kaya yun? Kailangan daw dito radical approach. Sa sobrang radical ho na hindi na namin maintindihan, Secretary. Bakit yung 40 kilos lang? Ang pinag didiskitahan natin, yung mother load, yung 1 ton. Okay. Doon interesado ang publiko po. Yung chismis pa nga doon eh. Tinira nila yan, tapos pinabayan nila yung lumabas sa Batangas Port. May ganun eh. Diversionary to. Meron Batangas Port. Malaki-laki din yun. Malaki-laki rin yun. May get 2 billion ba yun? So, ang bibigat eh. Ang bibigat ito. Mga istorya sa droga. Lumakas ang loob kasi. Yun ang teorya ng mga sindikato. Lumakas ang loob kasi mukhang naging naghinay-hinay na yung campaign sa drugs. Kaya sinasabi nga, nangalahati na ang presyo sa droga sa streets. O, hindi gaya dati. O, nalimas talaga. Walang droga sa kali. O, mahal daw ng droga. Ang dami dating drug addicts daw. At ang daming laman ng mga rehab. Ang dami naging dating drug addicts. Professing to be saints. Nung panahon na yun. Biglang sumusumpa po na santo sila. Dati. Ganon ha. Mukhang naghahina na yan eh. Mukhang nanlamig na. Yung campaign na yan. So, ang teorya, lumakas ang loob nito mga sindikato. At kaya, ang lalaki ng mga shipment. So, return of the comeback na. Parang ganon. Uy. Oo. Delikado yan. Okay. So, yung kaso na polis lamang po ang kinakasuhan, hindi sapat. Hindi namin sinasabi huwag kasuhan ng polis. Hindi, dapat kasama sila. Pero dapat tuntunin nyo rin yung mother loads. Sino yan? At sino yung mga civilian na ano dyan? Involved dyan? Yeah. Alam nga naman, puro polis yan. Paano mo ibebenta yan? Paano mo i-distribute? Sino yung politiko? Sino yung mga runners nyo? Sino yung politiko? Sino yung narco policy? Yun na lang sino may-ari ng building. Hindi nga nila sinasabi. Bakit ka na... Ikaw ba may-ari ka ng building, pinapabaya mong gano'n at ng... At sino nagrenta? Sino nagrenta na yan? Hindi si Mayo. Meron sila sinasabi, a certain C. Na hindi nagpapakita yun. Uy. At mukhang hindi hinahanap. Pwede naman kasing, alam nga naman si Mayo may ari ng mga bangka. Doon pa lang sa lokasyon ng building. Alam mo na yan. Marami ng... Malapakalapit sa Divisoria Distribution Center. Okay. Napakalapit sa... Pier. Napakalapit sa Binondo.
financing ng illegal alien. Alamin niya din natin, anong rangko nitong mga kinakasuhan dito? Aside from meron silang centerpiece, may general, pero... Commander's possibility lang yan eh. Commander's possibility. Ano ba? Ano ba? 12 daw yung official. Out of the 50. Meaning, ano yan? So yung 38, mga... Enlisted non-commission. Mga non-com. Non-commission. Kaya ang mga sinasabi noon, sumusunod lang sila sa utos. Yan ang kanyang depensa. Kapag ganun ang dahilan mo, sumusunod ka sa utos, alam mo mali. Depende. At it, kasi what matters is at the time. Ngayon, alam na nila, mali yun. Pero no, at the time, did they know? Hindi kasi pwede nilang sabihin, ang utos sa amin, ilipat yan. From here to here. Pwede. Defense Council. Pero bakit hindi buo? Bakit 40 kilos lang out of the 1 ton? Ang ililipat nyo. Naalala nyo yung sa hearing? Oo. Na minsan ginagamit nila pangpain. Pangpain. So, lawful yun, ha? Hindi yun... Pero kung kumpleto ang crime, documentation noon, pag ganun. Pwede. I must presume. Dapat. Tawag nila chain of evidence. Chain of evidence. So, ngayon, kung lumabag sila sa chain of evidence, pero mapatunayan nila na presumably ito sa lawful order. Absuelto yan. Oh, okay. Nagkamali ho kami, ganun lang. Oh, kasi ang sabi sa amin, standard naman po, talagang hinihiwalay. 40% ng pangpain para dun sa mga buy-bust operations namin. Ganun. Ginagawa ng PDEA yan. Standard yan, SOP yan. Binibenta naman sa opisina eh. Well, standard na. Kailangan maglako eh. Grabe. Sila na yung pinupunta. Ah, sa opisina na lang. Pwede na sa bisaris to. Kaya sa opisina para ma-record namin eh. Ayan nga. Official. May official record. May receive pa po yan. Guaranteed pa yung quality. Di ba? Pwede nilang sabihin, ito galing to sa ganito. Yan ang mga problema dyan. Mangyayari... Yung tama si Trixie, yung tungkol doon sa napag-utusan lang ho kami. Paano ngayon yan? Akala ho namin, hindi naman namin... Wala na standard, hiniwalay naman talaga yan. O kaya, ma'am, sinabihan kami ng lab. Hindi nila kakayanin yung ganyan, wala silang paglalagyan. Pwede bang storage muna? Sige, yan. Ngayon, ang sideline kasi sa polis. Yung point ko, Trixie, nasabi ng presidente, ang police hindi lang protector yan. Kasama na yan sa drug syndicates. Correct. May mga police na ganun. Yun ang sinasabi po ng presidente, and I can believe him, dahil talagang siya immerse himself into this issue, itong droga. Correct. Okay? So napakapayat po nung kaso na yung 40 kilos lang. And dangerous yung yun. Mother load, yung 1 tons. Sino ba behind it? Ang dangerous yung kinasuhan mo. Kulang ebidensya mo, mag-jeopardy. Ayun, wala na. Dismissed na. Okay. Yung problema sa mga ganun. So, pero on the others naman, I hope, sabi naman ni Sec. Benhar, airtight yung kaso. And hopefully, yung pagka-airtight niya, for criminal purposes, ha? Hindi yung administrative. Kasi kung criminal, guilty and reasonable daw. Mga 2 linggo pa bago ma-file yung administrative. Hindi po ba kasama dun? Hindi daw eh. So, ombudsman nila final, di ba? Hindi para kasama yung administrative. Ay, hiniwalay nila. Kasi normally, magkasama na yan. Ang gusto pa ng presidente, medyo controversial to. Wala pag pulis, hindi na kailangan buhayin. Shoot them dead. Wala na rin daw kung kapag-apaga sa'yo. Kasi ang kanilang trabaho, protection ng tayo against drugs. Tapos, sila pa yung involved sa droga. Paano na yan? Walang kalaban-laban daw ang publiko. Maraming hoodlum, sabi niya. Diyan sa PNP. Okay. Ngayon ko lang sasabihin to, sabi niya. In public,
Kasi mukha nung presidente siya, hindi naman niya masabi to. Na marami raw hoodlum dyan sa PNP. Kasama dyan mga general. Okay. Kasama dyan mga colonels. Yan. Paano nakapasok yung mga hoodlum sa police service? Okay. Ha? Yun daw ang kanyang gustong tuntunin. Eh, pero maaari rin kasing naging hoodlum na lang no nasa police na. Natukso na. Kasi ang alam ko po, Mr. President, Mr. Former President, dyan sa mga nagpupulis, sa simula yan, talagang yun ang kanilang mithiin sa buhay maging pulis. Hindi nga magpupulis ng ano, wala ka lang ibang magawa. Magpupulis na ako, hindi ganun yan eh. True. Ang pagpupulis eh, nasa puso talaga yan eh. Something happened along the way na nagkaganyan. Ayan. Na yung sinasabing hoodlum. Something happened nung nasa serbisyo sila. Therefore, ang maliho eh nasa loob na ng sistema. Na kailangan tingnan na doon sa loob ng sistema ng police. Ano ba yan? Napakababa ng sahod? Mare. Mare, hindi natin alam. Pero we're trying to address that as a people. No? Na mataasan ang kanilang sahod. Yung pension po na ginawang attractive, yan kasi isang incentive yan para tuminukay. Kung attractive ang pension, kasi habang nasa serbisyo ka, ayaw mong gumawa ng masama na matatanggal yung iyong pensyon. Hindi ba? Ang problema, may problema, ang problema ngayon, problema pa yung pensyon na yan dahil yung uniform, good morning! Morning, Mas Janet. Military and uniform personnel pension. In question pa ngayon. Hello. Ang mga pulis, halimbawa sa US, kaya sila nagtsatsaga na matino ang kanilang serbisyo, ayaw nilang ma-jeopardize yung kanilang pension. Benefits, mga benefits. Number one yan. Okay. Kailangan natin, kung mali ang nangyayari sa service, sa police service, kailangan natin itama yun. Hindi pwedeng sabihin natin, eh mga hoodlum yan, tarantado yung mga police na yan. Eh. Hindi natin pwedeng sabihin ganun lang. Eh. Correct, correct. Maaaring totoo na naging tarantado. Nee, naging pero loko. Tsaka ano yun eh, guilt by association yun. So may tiwali yung police, therefore lahat ng police tiwali. Hindi yun. Doesn't make sense, hindi siya logical. Trabaho na ng NAPOLCOM. Correct. Et al. Internal affairs, pleb. Alam mo, ang dami actually eh. Ang daming bodies na nag-check. Maririnig lang natin itong NAPOLCOM, parang Jonat, pag may mga ganitong kaso. Politikang NAPOLCOM, highly politicized na yan. At yes. Saka, kung may gusto silang parusahan, kakasuhan nila kunyari. O kahit walang kaano-ano, bigay ebidensya. Hindi talaga. Ano, moro-moro, pare? Para lang ano yun sila. Nag-agree ako dyan. AIDS din yan. Oo, merong ganun eh. At the same time, wala na yung sinasabi natin na moral recovery, mga ganun, programs, all of those things, dapat trabaho nila. Kasi ang police, you cannot expect them to do all of this administrative work habang nagtatrabaho sila. Parang teachers. Parang sa teachers. Ang daming paperwork, ang daming ano, mga 60% of the time nasa papel ka nag-aasikaso instead of fighting crime. Yung mga ganun. That's supposed to be the job of the NAPOLCOM already. Yes. And the IAS within the police. Eh, hindi naman nag-ano. Tapos, palusutan pa yan kasi they are also involved in the mobilization of the personnel. Pati yung kanilang movements, etc. and everything. Yung grading gra. Sa appointment meron din NAPOLCOM? Well, they give their recommendation. May recommendation sila. Okay. Ngayon, kaya nga politicized. Kaya tama si Trixie. Kung siningita mo. Bata ko to eh. Mali lang yun. Pag may nakalusot. Yan, demoralizing yan. Namin kayo ha. Yan, demoralizing. Magbabalikan karambola. Oras natin, 8:35 ng umaga. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Karambola.
Nagbabalik ang Karamola, kasama pa rin sa impilan, Conrad Banal, Jonathan De La Cruz. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Linawin ko lang, may mga headline ho kaya si nagsasabi. Yung daw kaso nitong 50 polis, over the 6.7 billion peso na shabu, bust. Hindi ho. Ito yung kinupit lang na 40 kilos. Yes. Ito po yung involving lang the 40 kilos. Kaya meron dyan yung mga kaso na malversation of private property, yung ganyan. Okay? At saka ako, meron ako objection dun eh. Nung yung ninakaw na yun, hindi na private property dahil kumpiskado na ng polis. So, technically, hindi ho siya. Ha? Malversation of hindi, public property pala. Malversation of public property dapat. Falsification. Okay. Dangerous Drugs Act. Okay. So hindi ho tama ito na 6.7. It's tungkol doon sa 6.7. Yun yung mother load. Wala pa ni isang kaso doon. Hindi natin alam kung iniimbestigahan yun. Who is behind it? Puro chismis. Hanggang ngayon, ang chismis dyan, isang sindikato, nakakulong na yung pinuno na yun. Yun daw ang nagpatakbo nitong shipment na to. Pero chismis lang yan. Walang ebidensya, walang yun. Evidence. Wala. Asa na investigasyon dyan? Alam nyo, pwede kayong mag-wiretap pag-vloga. Yes. Ang una nila sinabi the first time na nagkaroon na ng ganyan na ano, si Mayo, may politiko at saka may ano. Ganun. General. Yan ang sinabi nila eh. So hanggang ngayon, ganun pa rin chismis yung lang. Yung pa rin, chismis pa rin yun. Yung mga Bodiguero, pinick up na at inimbestiga na. Walang balita dyan. Absolutely, zero po ang balita na dito. Tungkol dun sa mother load. Tungkol dun sa mother load. Magmula October, ang naging sentro ng na investigasyon. Nagmukhang diversionary tactic. Yung 40 kilos correct. Na kinupit. Doon na sila. Yung barya. Nandun eh. Yun ang pinagtataka ko rito sa kaso na to eh. Ay, kasi walang ebidensya dun sa mother load. Hindi nila tinutuntun yun. For some reason. Bakit? Hindi nga natin alam kung kanino yung building na yun. Baka may makanti eh. Di ba? Hanggang... alam ba natin kung kanino yung building? Hindi natin nga kausap yung... Baka may mga sacred cows dyan. Di ba? Hindi magalaw. Ayan, si Trixie, sanay ito sa ano. Kung ako ang investigador dyan, unang-una ko tignan niya, sino-sino kayo dito sa building nito? Kanino to? Di ba? Kanino tong building nito? Dagdag-demoralize yan eh. Kasi yung mga totoong tiwali, hindi. Alam minsan nyo, nga, pinipili lang nila. Sino yung ayaw ko dito? Kasuhan yan. Guys, nagustuhan mo ba ang video ito? Pakilike at share na din para mas marami pang kakalam sa balitang ito. At yan nga mga kabalita natin, yung mga kaugnay nga na usapin dyan, no? Nila Trixie Cruz nga, patungkol nga dyan sa PNP. O yung mga nangungupit, yung pagkupit nga ng 40 kilos na droga nga, yung pagkupit dyan. At yan yung pinag-uusapan nila at yung mga galaw nga ng mga pulis na involved nga dyan, no, sa naging party dyan ng kaso na yan, mga kabalita natin, na kung saan ito yung kanilang tinatalakay dyan, na talagang grabe yung kanilang mga ginagawa, no, itong mga PNP na sasangkot dito sa katulad ng krimen na to, na ibang klase yung kanilang pagpapalusot o ibang klase yung mga estilo yung ginagawa nila bilang pulis na gumagawa nga ng kabulastugan o ng mga kabalbalan dyan sa PNP. At yan yung kanilang tinatalakay dyan at nagiging usapin nga. At yan mga kabalita natin, kayo nalang bahalang magkomento sa ibaba nang nais nyo ikomento patungkol dyan. At yan muli, syempre nagpapasalamat tayo sa patuloy nyo pagsubaybay at patuloy nyo pagsuporta at pagsusubscribe sa ating channel. At syempre nagpapasalamat tayo dito sa PH News TV. Subscribe kayo dyan mga kabalita. At yan mga kabalita, ito muli ang WB. Hanggang sa muli natin pagkikita, mga kabalita.